pagbahagi, ang lahat po ay tumayo at maghawak-hawak po tayo ng kamay upang ating awitin po ang itinuro ng ating Panginoon. Silhod, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng Mahal na Apo Kunchin. Kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman, gawa niya'y kay inam, balangkas niya'y kay buti, kaya't kung ang lahat ay makikinig lamang, lahat ay mapapabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Santiago. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, na ibabali ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timog
timon saan man ibig in ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang makakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito ay pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao, na nilalang na katawan, kalarawan ng Diyos sa isang bibig nang gagaling ang pagpupurit pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hinding-hindi makapamumunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Maliit na bahagi sa katawan ng tao na nakatago sa bibig niya at hindi maaring iladlad mo o hatakin para ipakita pa. Nasa makipot na bibig mo, siyang nagpapaandar para may lumabas na salita't kataga. Sa malawak na sinasabi, ang dila ang nagbibigay paraan para mabigkas ang mga katagang niluluwal ng tao sa lupa. Subalit ano nga ba at anong dahilan bakit ang dilang ito siyang nagiging daan pa ng magiging hindi nararapat na nasasambit ng tao? Sapagkat hindi doon nakukuha at nasusukat ng Ama kung gaano kalaki ang pananalig ng tao sa Kanya. Doon sa maliit na damdamin at maliit na puso ng tao, doon din niya naaarok na tatarok ang tunay na pag-ibig sa kapwa-tao. Sa maliit na bahagi ng katawan ng tao, ang bawat binibigkas ng bibig niya na tinutulak ng dila niya, ninuhugot ang kalooban at sa kaloob-looban na yaon, doon nagmumula sa damdamin. Mga minamahal ko, o kahirap ng mawawaan, paano mo nga mapapasibol ang tubig alat sa tubig tabang? Paano mo mapapasibol ang tubig tabang sa tubig alat? Kaya nga't pinagbukod at pinagpirapiraso ng Ama ang lahat ng partisyon kung saan dako ang nais niyang putulin at bigyan ng hangganan. Kaya't alala, umbaga, marapat din ang lahat ng sinasabi ng tao ay lubos pagnilayan bago ito sambitin. Sapagkat sa maliit na bahagi ng katawan ng tao, napalalaki ito kapag kinilalang tapat Diyos na totoo. Iyaw na nga ang pawang katotohanan, gamitin sa mabuti ang bahaging kaloob na ito tulad ng puso, tulad ng dila, na kung papaano huhugot ka ng lakas at huhugot ka ng talino, sa isip mo naman magmumula ito. Ang lahat nga ng bahaging pinagkaloob ng Ama ay pinag-ugnay-ugnay niya sa isang katawan. Subalit ang bahaging kaloob niya sa bawat bahagi ng katauhan ng tao, maaaring lumaganap ang buong espiritu sa kanilang iisang katawang lupa na tinatawag sa mundong ito. Halina kayo, mga minamahal ko. Pagharian kayong lubos at magsikap na kung papaano ang maliit na dila'y maging kalaking bahagi sa buhay ninyo na ang pagtitimpi at pagpipigil maganap ng totoo.
sapagkat ang nagpupuri sa Ama, kinalulugdan niya at nalulugod siyang makinig at bawat isa, ay kinatutuwa niyang masilayan. Kung magkagayon, ang bawat pandinig ng tao na nakaririnig ito, kung paanong nasisihan din siya sa kanyang ginagawa, sa makanyang sinasabi, ano pa kaya ang Ama na hindi malugod at tunay na malugod sa mga anak niyang ang salita ay nagmumula sa mabuti. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Patotoo lamang ng Panginoon kung alin ang gusto niyang basahin, siyang mababasa. At sa pagtindig ko po dito sa harapan bilang tao, wala akong balangkas na alam kong sasabihin at wala akong alam na tutudluin. Subalit sa pawang katotohanan, bakit ito ang nabasa? Alam niyo po bang dito ako nagsipi at ito'y nasipi na nung nakarang linggo pa na hindi naman yun nababasa? Subalit bakit ito'y nabasa ngayon? Sapagkat kung ikay marunong magnilay at nakapagninilay ka saan ka man dako magtungo, mabibigyan ka ng tuon ng Ama sa mabubuting kaganapan na masusuri mo at masisilayan mo. At maaari mong gamitin ang bibig mo ng dila mo na nagagamit at di uman para sa kanyang salitang mabubuti at magaganda. Isang halimbawa, katagalang na isang sinabi mo, kabuti naman ang taong iyan. Ang mga nakarinig nun, marami nang masasabi sa isang katagamong sinabi, kay buti naman ng taong iyan. Yaong mga taong hindi nabubutihan sa kanya at hindi nagagandahan ng ugali, marami nang sasabihin ang bibig niya. Marami nang masasabi ang bibig niya na sa isang katagamong sinabi na palawak ng kanyang dilang maliit kung ito ay nagdulot ng apoy na palalago niya man din, na palalawak niya para sunugin niya at sirain ang mga nasasakupan nito. Sa maliit na sasabihin mo, kaganda naman ang batang yan. Ngunit yung mga hindi nagagandahan, anong ginanda eka niyan? Pandak o dili kaya maitim eka o dili kaya ay pangok. Sa iisang bahaging katagang salita, napakarami ng sinabi ng dila ng mga nakaririnig pawa. Mga minamahal ko, hindi nga ba dapat ay masuri at mapigil ang dila? Ngunit, sino nga makapagtitimpi at makapagpipigil sa dilang kapag ikaw ay ngumuya, sarili mong katawan ay nasasaktan mo kung nakagat ng ngipin mo ang dila mong taglay. Sa madaling salita, doon pa lang makapagtatanto at makapagsusuri ang tao. Salita mo, sinabi mo, ikaw rin ang mahihirapan. Sapagkat sarili mong bahagi ng katawan, kapag naririyan ng kamalian, ikaw rin ang magdudusan niyan. Buhay bang Ama? Sa maliit na dila ang magandang pahayag kung minsan ay napapasama. Maliwanag na sasabihin ng tapat at totoong mga mangangaral. Pasubali ko sa inyo, kilalanin niyo ang Diyos. Naku, sino naman siya para pakinggan niyo? Sasabihin ng iba't ibang mga bibig. Ang iba't ibang dila na ginamit ay nakaangkop sa bibig ng tao. May mga magsasabi namang, paano naman eka? Ano ba eka ang gagawin para kilalanin ang Diyos? Paano masasabing dakilang Diyos? Marami nang magtatanong, yung hindi pa nakakaunawa, hindi nakakadama. Sa madaling salita, ang mga salita ay palipat-lipat sa iisang pinagmulan, ang Diyos ng katotohanan. Na ginamit ay tao at nagkatawang tao na nagkaiba-iba ng hakahaka at palagay. Ganyan ang pawang katotohanan. Sa panahon noon at panahon ngayon, walang pagkakaiba. Ang gugusto, natutuwa. Ang di gumugusto, walang madama, hindi makapagsabi ng totoo pawa. Ano nga ba ang bagay na napakahalaga sa buhay ng tao? Lahat ng bagay
kung iisipin ng tao ay tunay na mahalaga sa kanila. Subalit, anong bagay ang hindi mo nakikita para tanggapin mo at malaking pakinabang ang kamtin mo? Mga minamahal ko, ang bagay na pagkain, kailangan ito ng tao. Ang sasakyan ng tao, bagay na nakikita, gamit sa tao, kailangan ng tao. Ang kasuotan, bagay na gamit na mahalaga para maging saplot. Subalit, ang espiritong lulukuban ka at sasaplutan ka ng mabuti at malinis, idudulot sa iyong lahat para kay magalak, hindi sa bagay, hindi sa pagkain, kundi kay aaliwin at pagagalakin sa bagay na di mo nakita man lamang. Ngunit kapag nadama mo, mapupuri mong mabuti ang Ama, masasabi mong totoo siya. At siya una nga ang maliit na dila rin ng pagmumulan, na sa pamamagitan ng kasiyang nakatanggap ang tao, may sisiwalat niyang mabuti, dakila, buhay at tapat ang Diyos. Ngunit sa mga hindi pa nakatupad at wala pang nararamdaman at di nakakakilala, ang ayon sa kanila ay matutuwa at ang hindi ayon, marami na namang mabibigkas. Ganyan nga ang dila ng tao, maraming paraan para mabigkas ang tao, para mabigkas ng salita, ang salita. Sapagkat ang tao nga ay inugnayan ng maliit na bahagi upang mapalaki ng Ama sa kanyang mabubuting gawa at pagtanggap. Mga minamahal ko, napalalago at napalalawak ang mga ugnayan ng tao sa pamamagitan din ng salita. Sapagkat kung walang salitang may bibigkas sa tao, hindi maaring titigan lang kayo'y magkasama ng totoo. Kaya sa maliit din na dila, sino man ang guro, sino man ang nagtuturo, kailangan niya'y dilang maliit. Ngunit ilan kaya sa guro at mga nagtuturo ang tapat at totoo na itinuturo nila ang tama't tumpak, ang marapat at dapat? Lagi niyong tatandaan, napakalaki ng pananagutan ng mga mangangaral. Kaya nga, kung ang isang pangangaral ay kapag papahamak mo lamang, mainam pang manahimik ka, magtuwad ka na lamang ng kung anong bagay na magiging mabuti at makagaganda sa iyong buhay. Ano bagang ibig kong sabihin? Ituwad mo na lamang ng ituwad ang sarili mo. Kahit ikay maglumuhod ng magluhod sa mabuti mong gawa at salita, wala ka mang nasasabing mainam sa kapwa mo, kung wala ka namang sinasabi ring masama, mas pakinabang ay kakamtin mo. Sapagkat ang pinakamabuting nararapat gawin ng tao, makapangusap nga ito, tamang gagamitin ay dila. Ngunit, makapangusap ka nga ba ng marami at tumpak para sa'yo kung sa gaway wala ka, anong silbi ng tinuran mo? Kaya't ang wika ng Ama, maliwanag niyong angkinin, tanggapin at suriin sa oras na ito. Ano na ba ang nagawa ng sarili mo? Ano na ba ang nasambit ng dila mo? Nakapagdulot na ba ito ng mabuti sa iyo? Nakagawa na ba ng mabuti ang dila mo? Na hindi mo man nakitang ginagawa ito dahil sa salita mong mabuti at nakapagpabuti sa kapwa mo, nagawa mong mabuti sa kapwa mo'y walang maliw ang galak mo. Nekkaramenayahana. Buhay ba nga ba? Tapat ba ang Diyos? Noon, ang sabi ko, ano kaya ang, ba't kaya may tila-tilaukan pa sa taas ang tao? Kikita niyo po ba yung nakaganyan doon sa loob? Meron ba taong wala noon? Yan. Pag ang tao wala noon, ngongo. Tama po ba?
sapagkat kaugnay ito doon sa sidila mo. Na kung pagninilayan ninyo, buksan nyo yung manok. Ingangan nyo yung manok. Ano makikita nyo? Tilak-tilaukan. Pinakikita po ang manok. Nakikita nyo ba yung dila ng manok? At nakikita nyo rin yung tilatilaukan. Yung manok ang madali nyo masisilip, di ba? Kaya naman anong sabi ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya na nalahad at natanto ng mga nagtatanto? Para ka ekang manok, putak ka ng puta. Buhay bang Ama? Para ka ekang manok, kahig ka ng kahig, ayaw mong tumula. Na lahat nga pala ng inakmang buhay ng basa tao ay may kaamarin na ugali ng hayop. Naunawa niyo po ba't nagtitiwala at naniniwala kayo? Opo. Ang baboy, ano ang gawa ng baboy? Sumun. Ganyan po kumain, di ba? Kalat ng pagkain niya. Nagtitipon po ba ang baboy? Oh, ganyan din ang tao na ang kanyang maliit na dila na salita ng salitang hindi nararapat na nangangalat ng kasamaan at kamalian sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Ang linta. Nakita nyo na po ba ang linta? Saan ito dumidikit? Saan? Di ba sa balat? Sumisipsip. Ganyan din ang tao. May taong masipsip sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Mapagpalakas sa kapwa, nagpapalakas. Ngunit, alam niyo po ba ang mga ganong uri ng tao? Walang puwang sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ang tunay mong gawaran ng kasipsipan, ng pagpapalakas sa Diyos. Sapagkat kapag sa Kanya ka nagpalakas, palalakasin Kanya, wala ka mang taong sipsipan. Sigurado, makakalasap ka ng sarap. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po ba yung bulate kung anong ginagawa? Urong sulong, likwad-likwad, ganyan din po ang taong lulubog lilitaw sa pananalig at pananampalataya. Alam niyo po ba ang gawa ng daga? Nangangat-ngat, naninira, nagtatago sa lungga. Ganyan din po ang taong mapanira, tago ng tago sa mali niyang gawa. Subalit may daga po bang hindi lumabas sa lungga? Ganyan din po ang magaganap sa taong dalahira. Kahit anong tago ang gawin niya, lalabas at lalabas ang katotohanan kung sino ang may gawa. Buhay ba ang Ama? Mayroon po bang dumi na hindi mabaho? Ganyan din po ang tao. Wala pong baho na di sisingaw. Kaya nga, kung ang iyong pananalita ay nililibi mo, kahit tsanda ko ka makarating at sino man ang makaalam sa sinabi mo, hindi ka magatubili na harapin mo kung sino ang manita sa'yo, ngunit di ka makikipaglaban, di ka makikipag-away. Hindi mo kayang talikdan ang sinabi mo kapag totoo at tapat ka sa Ama. Sapagkat alam mo, katilikod mo, kaharap mo ang kapwa mo, isa lang sinasabi mo. Tama ba ga? At alam niyo po ba kung anong ginagawa ng isang kuneho? Po. Lukso ng lukso.
lundag na lundag, ganyan din po ang taong haliparot. Buhay ba ang Ama? Alam niyo rin po ba ang gawa ng kalabaw? Naghahakot, humahakot, dito nakapamatok. Ganyan po ang taong matibay sa pananalig at pananampalataya. Sinusukat, tinitimbang ng Ama ang pinadadala sa kanila. Kahit ang kalabaw, gagamitin at ginagamit yan. Ang may alaga sa kanya, kapag may gariton na hila-hila, alam niya kung ilang kaban ang ikakarga sa kanya. Tama ba ga? Hindi niya yun pinalalabis sa hindi kaya ng kalabaw niya. Kaya ibig sabihin, ang Ama, alam niya yung ipapapasan at ang pamatok niyo ay laging siya. Buhay ba ang Ama? Alam niyo ba ang pagkakaiba ng kambing at ng tupa? Ano ang tupa? Hindi masiba. Nandun lang lagi. Maamong tupa, mabait na tupa. Hindi, meh! Hindi siya ganun ang ganun. Tama ba ka? May nakita na ba kayong tupa na meh! Gumaganyan. Ang kambing, anong ginagawa? Meh ng meh. Sapagkat busugin mo man, kulang at kulang pa rin. Kaya naman, pinagbukod ng Ama ang tupa at kambing. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po ba kung papaano ang buwig ng saging at ng buwig ng niyog? Magkaiba di ba ga? Ang buwig ng niyog ay matibay, ang buwig ng saging ay marupok. Ganyan din po ang taong marupok, ang puso. At ang matibay, ang pagtitiwala at pananalig. Kailuwat man niyang di nagbunga, pag nagbunga, buwig-buwig, at ditutugot ang bunga niya hanggat di namamatay ang niyog. Buhay ba ang Ama? Mayroon na ba kayong nakitang niyog na hindi nagkaroon ng pinsala ang loob na tumigil sa pagbubunga maliban nagkaroon ng hanip ang loob niya? Nababakong, nabubulok yung mga buko niya, hindi nagtutuloy. Ganyan din po yung dapat ay matatag na. Ngunit, nang tanggapin niya ang tukso sa buhay niya, walang nabuong bunga sa kanya. Buhay ba ang Ama? Nakita niyo na ba ang kangkong na gumagapang at ng kamote? Anong pagkakaiba nila? Ang kamote sa lupa, nagbubungang ilalim, gumagapang ang mga baging, sumisibol, sumusuhol habang tinatalbusan. Bagamat ang kangkong ay sumisibol din, subalit walang bunga sa ilalim. Kaya nga, hinambing naman ang buhay at kabuhayan ng tao na habang ika'y tinatalbusan at pinakikinabangan, maraming nagsisisuhol, di ka nawawalan. Nadaman niyo na po ba kung ano ang pandaman niyo sa isang tubig alat at tubig na tabang? Magkaiba di ba ga? Ganyan din ang pandaman ng alat ang pananampalataya, may lasa ang pananalig at matabang ang pagtitiwala sa Ama. Buhay ba ang Ama? Nakita niyo na po ba kung paano umikot ang hangin? Walang makakakita sa hangin. Ngunit nadarama ang hangin. Ano naman ang pagkakaiba ng ulap
na nakakausad sa hangin na nakakaikot. Ang ulap ay nakikita mo, ang hangin ay hindi. Yan ang pawang katotohanan. Ang nadidimlan na katauhan na itataboy ang kadiliman, nahahawi ang dilim. Subalit, ang taong nasa liwanag, kailanman hindi aabutin at sisipain para sabihing umalis ka dyan. Kundi ito'y dapat manahan at makapanahan sapagkat tulad ng hangin nananahan sa daigdigan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sa maliit na dila, maraming pahayag at kapahayagang nailuluwal. Subalit, sa maliit ding dila, marami ang makapagsasalita ng hindi tama, mabuti man ang narinig, mabuti man ang iniulat. Kaya nga, sa isang dila ng tao, nahahatulan siya sa kanyang salita, sa kanyang gawa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kung papaano ang Panginoon ay nababago ang isip at panukala niya na mabubuti at magaganda, hindi pagdakakarakaraka na ipagkakaloob na. Ang isip din ng tao, pumasok man sa kanyang mabuting pag-iisip, may masabi man siyang maganda at mabuti, hindi lahat ng sinabi niya, pagdakakarakaraka'y matutupad niya. Subalit ang pagkakaiba nila ng Ama at sa tao, ang Ama nagluluwat man, sinisigurado niya, matutupad at gagawin pa rin niya. Ngunit at pasubali ang tao, hindi lahat ng pangako niya na kahit nagluwat wika niya, matutupad ko pa rin ito. Sapagkat kundi lolobin ng Ama, wala siyang mapagaganap at may patutupan. Buhay bang Ama? Sa makatwid, mga minamahal ko, tunay ang pangako ng Ama. Kung gagamitin mo ang mahahalagang bagay na pinagkaloob sa iyo, pakikinabangan mo ito. Subalit anumang bagay na maganda at mabuting kinamtan mo, kung di mo magagamit siya, kabubuti at makabubuti sa kapwa mo at maging sa sarili mo, walang silbi ang anumang tinamo mo na bagay na maganda at mabuti sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kung kinamtan nyo ang dilang normal manalita, subalit ginagamit ito upang magamit at gamitin sa hidwaan, sa alitan, sa siraan, anong pakinabang mo sa taglay na dila mo? Subalit, kung ang maliit na dilang taglay mo, wala ka mang kakayahan, wala ka mang ni ano na bagay na nasa iyo, kung patuloy na gagamitin mo ang dila mong kayliit at maliit na bagay para sa iyong katawan, higit na napakalaking bagay ang kinakamtan mo at tinatamasa mo, sapagkat higit na pakinabang ang kakamtin mo sa bawat gawa mong salita na kay butit nakabuti, nakabutit makakabuti sa iyong kapwa at sa sarili mo, kaya't wala ka mang bagay na malagang binigay sa kapwa mo, na ibigay mo lang ang salita ng Amang nakabuti sa kapwa-tao, na higitan mo pa ang higit na galak na bagay ang pinagmulan sa wala mang bagay na pinagmulang nakita ka tinanggap, ngunit ang puso mo'y naaliw at nagala. Buhay bang Ama? Mga minamahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumisan, pag hinihingi ng pagkakataon na
kailangan paumanhin po kahit ako'y nahuli-muli, no? Bagamat kumisan ayaw mo nang gawin yan, subalit kung udyok po sa'yo ay kailangan mong tupdin. Na kung hindi po pala ako tumuloy at di ko sinunod ang aking damdamin, na alam kong di ko damdamin yaon, na bahagi lamang sa akin na damdamin. Hindi ko pala matutuklasan ang dapat kong matuklasan, tama po ba? At tulad ng dinaluhan ko po na kasalan, hindi ko alam na yung palang kinasal na yun ay kamag-anak ko rin, apo ko na lamang. At sa pagdalo ko na yon, nagkakita-kita kami ng aking mga kamag-anak, di na patut na kilala ko po. At ngayon ko nalaman na kamag-anak ko rin pala yaon. Ganyan po pala ang buhay. Ano? Nang sabi nga ay, o udyok ng damdamin mo, kapag dinatalay mabuti, at sinunod mo ito, may mabuting kahinatnan at mabuting kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? At yaon pala ay, yun din pala ay, may kaugnayan sa buhay ko dahil yung naging lola naman noon ay matagal ko pong nakasama bilang naging kasama ko sa kasambahay na hindi man sa amin natutulog. Subalit, matagal ko pong siyang nakasama na ngayon ay nagkita kami, di nagka-kumustahan. Sapagkat, nung mga dalawang taon or magtatatlong taon na po ako naglilingkod ay sapagkat mahaba pong story, hindi ko na kailangan sabihin. Dahil pwede naman ang isa na at siya naman ay hindi na rin kaya ng sarili ng katawan niya. Pero ang pinakamahalaga, bago kayo naghiwalay, masaya pa rin kayo. At di kayo ibig sabihin ay nagkalulaman ng mukha. Ano po ba yung, alam niyo po ba yung lulaman ng mukha, nagkadiliman ng mukha? O hindi kayo nakapagsalita ng sa isa't isa ay bago kayo naghiwalay ay may sama ng loob. Napakasarap nung mga kasama mo at nakasama mo na pagkatapos ng ilang taon na muli magpanagpo kayo ay nandun pa rin yung magandang samahan. Di po ba? Kaya mga minamahal, sa pamamagitan ng dila na ginamit, nakakapagkamusta ka, nakakapagsalita ka, nasasabi mong, ah, ganun pala, ay ganyan pala. At sa pamamagitan din ng dilang yan, nakapagbibigkas ka ng di tama at di marapat sa kapwa. Mamili kayo ngayon. Saan nyo gagamitin ang maliit na bahagi sa katawan nyo na kung hindi ito normal, walang magagawa sa inyong buhay? Saan nyo gagamitin ang dila nyo? Sa ikabubuti't makakabuti? O sa ikapaririwara at ikapapahamak? O ikasasamaan yung sarili at ng inyong kapwa? Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Maliit na bahagi na hindi nakikita, na kapag binuksan ang puso mo at dila mo, di mo alam ang sukat ng dila mo. Magkaiba lang sila ng hubog, ang dila mo at ng puso mo. Ngunit napakahalaga pareha sa iyo yan. Sapagkat kung wala kang dila, di ka makapagsasalita. At kung wala kang puso, hindi ka mabubuhay. Wala kang hininga. Kaya dila at puso mo, pag-ugnayin mo sa mabuti, ang isip mo ay matuturuan at makapagtitimpi ang dila mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, anong buti na dinulot sa inyo ng dila nyo? Kung maganda ang naidulot ng dila nyo sa inyo, mapupuri nyo, mapasasalamatan nyo ang Ama, at patuloy niyong nang gamitin ito sa mabuti. Huwag nang gawin pa na sa pamamagitan ng dila ay mayroon pa kayong hindi mapabuting gawa. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa pamamagitan ng dila ng tao, nakaaawit, nakasisigaw, upang magpuri at pasalamatan ng Ama. Halin na kayo, mga minamahal, magnilay at magulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman, para pangalan, pasasalamatan mong higit ang mahal mong Ama, kapag ikaw ay natuto na sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Okay, hirap ng katotohanang makilala ng tao kung ayaw kilalanin at ayaw iwanan ng kamalian. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Mateo. Nang nagkakatipon sa Galilea ang mga lagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga namamayan? Sa mga namamayan ba? O sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya, sinabi ni Jesus. Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga minamahal, ang lahat ay may kaparaanan at pamamaraan, subalit ang lahat ay may takda. Ang tao, kapag may gustong gawin sa kapwa-tao, ura-urada gusto'y makita at magawa ng kapwa-tao. Subalit ang lahat, kung pagninilayan at bubulay-bulayin lamang, ang lahat nga ay binibigyang takda. Tinakda ba ng Ama na sa araw at oras na ito, matutunan niyo ang aral niya? Nang sa panahong iyon, maliwanag ang tanong, kailangan bang magbayad ng buwis ang namamayan? At alin? Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad na sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba? O sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po. Tugon niya, sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Mga minamahal, gaano ba kalalim ang ibig sabihin nito at gaano kababaw? Patotoo lamang tao, sa bibig ng isda doon pinakukuha ang pilak na pambayad. At ihagis mo eka ang kawil at kunin mo ang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig. Talinghaga, mga minamahal ko. Ang bawat araw, kung makakamtan niyo lamang ang tunay na paghahari ng Ama,
lahat ay binibigyan niyang pamamaraan sa kanilang buhay. Binibigyan ng kaparaanan kung papaano maiaalay ang dapat nilang kamtin at dapat nilang tamasahin. At sa mismong bibig din ng tao, doon din marapat makita at makilala ang katotohanan kung paano mo ito gagamitin para sa kapwa-tao. At ang bawat araw, bigyan mo kahalagahan ng ama mo at pahahalagahan ka rin niya. Kung papaano ang pagbabayad mo dito sa lupa ay kabayaran bilang salapi o pilak man ito. Ngunit, ang makilala mo't maisa ka, makaisa ka at makisa ka sa paghahari ng Ama, matututunan mo ang lahat, malalaman mo ang lahat, mababatid mo ang lahat ng kaparaanan at takdang malaman mo kung papaano ang daan ng katotohanan at ng iyong buhay upang alalahanin mo sa tuwing para sa kapwa mo at maalala mo ang para sa ama mo. Maalala mo rin ang para sa iyong sarili at maalala mo ang para sa tinatahanan mong lupa. Mga minamahal, di man ninyo ganang maabot at mawawaan ang aking inuulat. Ang mahalaga, ang para kay Juan ay para kay Juan. Ang para kay Pedro ay para kay Pedro. Subalit sa kaparaanan ng ama at ng isinugong anak, ang para kay Pedro at kay Juan ay isang pamamaraan para kumilala at makilala ang katotohanan. Kaya't ang para sa kanila ay iisang kakamti nila kung anong marapat nilang tamuhin upang anuman ang kanilang dalakin magkaroon ng katugunan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kung papaano ang pagtalima at pagsunod, nakikita rin ang kaparaanan at kapangyarihan ng salita upang matupad ang isang sinambit na nagmula sa dila na ginamit ay tao sa lupa upang mahayag ang kadakilan at kabutihan ng Ama at ang takdang mabatid kung sino't ano siya upang ang katotohanan ay maigawad sa kapwa-tao bilang nagkatawang tao at napabuti sa tao ang bawat tumunggon at tumanggap na totoo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ano ba yung kawil? Sa makatwid, sa pamamagitan ng kawil na yan, na kumakagat, numangat-ngat sa dila ng isda, nahuhuli siya, no? Tama baga? Tama baga? Kung magkagayon, mga mahal, ganyan ang Espiritu ng Ama. Sa pamamagitan ng kanyang mga talim, ang bawat tao'y mahuhuli niya. Sa kaparaanan at pamamaraan niya, matututunan nila ang kahalagahan at mababatid nila ang pamamaraan ng tama't tumpak sa kanilang buhay upang magkaroon ng katugunan ang lahat sa kanilang buhay. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pinagbabayad sila ng buwis. Ngunit walang ibayad. Anong ginawa? Anong ginawa? Dito sa lupa, marami kang binabayaran, ano? Sa langit, walang kabayaran. Buhay ba ang Diyos?
ang salita ng Ama, ang pambayad ng kaluluwa, mahuhuli. Sabi nga, sa sarili mong bibig, mahuhuli ang isda. Ano? Sa sariling bibig, nahuli ang isda. Subalit, sa bibig din ng isda, doon nagmula ang ginamit na pambayad sa buwis. Mga minamahal, malalim na talinghaga ito. Ngunit, anuman ang ipalagay ng tao at magpalagay sa tao ng panahon na yaon, dahil nakikipamayan lang ang Kristo sa lupa, wala siyang sariling tahanan, wala siyang sariling bahay, nakikipamayan lang dito. Kaya, inambin niya ang isda na makukuha. Yaon yung mga tao. Mga tao na mahuhuli na kapag binuksan mo ang bibig nila, makapananalita sa tama't makapagbabayad, puri sa Diyos Ama. Hindi man magkakawangis at magkakatulad ang pahayag, ngunit kung ang kabutihan ang nasa puso't isipan ng tao, maabot din ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Sa isang aral at salita niya, maging sanghambing ka sa isda na lumalangoy ka kahit saan, na kapag ikay nahulit na kita, pakinabang mo'y kakanta na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos mong magbibigay pakinabang sa iyo, at siya rin ang magbibigay ng kapurihan mo. Para purihin mong patuloy din ang Ama, iba't iba man ang pananaw at panukala ng tao, ang mahalaga, magpakabuti ka at gamitin mong sarili mo sa mabuti at magbigay puri ka sa Ama at di ka pababayaan kailanman. May takdang lahat sa buhay mo para kamtin ang lahat ng ikabubuti at makabubuti at paglaya mo bilang anak niya. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam niyo ba, sa maliit na kataga, sa maiksing kataga, maaari niyong mapalapit ang puso ng bansa na kapwa niyo? Alam niyo ba na sa pamamagitan ng dilang gagamitin sa inyo ng Ama, may pagkakalob niyang marapat para magkaisa at magkasundo ang bawat isa? Alam niyo rin ba na sa pamamagitan ng pamamaraan ng Ama na kung tatanggapin at kikilalanin ng tao, walang hindi magagawa siya sa inyo? Alam nyo rin baga ng pamamaraan niya ay di pamamaraan ng tao, kaya't naisasalarawan ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang kadakilan at pawang katotohanan, ang kanyang kapangyarihan ay di malilirip ninuman. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pamamagitan na nawa ang tao kung tinatanggap niyang may espiritu ang Ama sa lupa. Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Oh, dengen ni malago ka na eh. Kwapi. Kesa kitang dalakad niya kan lakad niya.
tsutsura ka, o dengeni o, na lago ka, pumuti na ka kanya. Ne, o, ay. O yan. Eh, kung kanita ka pa may kiramdam na tinok nang nakalina ka, nalina ka, de, lakwas kang malagungin eh. Tama ba? Alam kong may magagawa parte-parte ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wili ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga parte-parte minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali inatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may parte-parte magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan, tulad ng pambayad ng buwis na yon, may nakalaan ang ama. Tulad ng ama, laging may nakahandang pagbukas ng bibig niyo, may lalabas ito. Kung ang bawat araw niyo gagamitin niyo ang pagbuka ng bibig niyo sa marapat tama, laging may pakinabang sa buhay niyo. Laging may asahan kayo at may magagawa ang ama sa buhay niyo. Kaya nga, kung wala kayo, pamamaranay siya. Ang pamamaran niya ay magkaiba sa tao at kaiba sa gawa ng tao. Kaya't ang bawat araw niyo, hanapin niyo ang kaukulan at nararapat na mula sa kanya na ilagak niyong buo ang buhay niyo. At ang bawat wala sa inyo, mayroon siya. Sapagkat sa kanya ang lahat, ang di lamang kanya, ang kamalian at ang kasamaan. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Aro, pagka may kakule ka kanyan, buwak lalo kang mayanakan eh. Ikaw. Pagka pinakulayan niya at saka kinulot, mikse, arunda mo na bukas iba na yan. Kulot. Matagal ko ng pangarap sa iyo. Buti na. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, ang Diyos, gusto niya yung kapwa niya, yung mga anak niya, bawat kapwa, ay nagmamahalan. Sa paglilingkod, walang paligsahan. Sa paglilingkod, walang pataasan. Sa paglilingkod, walang lamangan. Sa paglilingkod, walang pagalingan. Sa paglilingkod, walang agawan. Walang isip-isip na masama. At walang salitang hindi tama. Sa paglilingkod, kung maaari nga ang gawin yung lahat ang marami. Dahil isa kayo sa lingkod ng Ama. At patotohanan ang isa lang siyang pinaglilingkuran nyo. Ngunit, bakit nga ba hindi matuloy-tuloy ang layunin at adikain ng ama na matupad at maganap sa mga anak niya, sapagkat ang mga anak niya ang umaayaw at ayaw gumusto at ayaw sumunod sa totoong isang layunin niya, ang magmahalan ang bawat isa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Bakit? Anong nagiging hadlang at nagiging dahilan ba't hindi magkais at magkatono ang bawat anak niya? Ang inggit at selos na kamamatay sa buhay ng tao ito. Inggit at selos. Pag namumuo ang inggit sa isip mo, pag namumuo ang selos sa puso mo, pinapatay ang magandang layunin ng Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag ito ang namatay at nawala sa buhay ng tao ang inggit at selo, sigurado matutuntong diretso ang kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kung ikaw naman ay may sentido kumon, bakit mo naman kaingitan ng kapwa mo tao? Bakit naman maingit ka kahit kanino? Ba't naman magseselos ka pa? Hoy, bumaba ka nga dyan, anak. Yan, halika, pumasok ka dito. Opo. Dito. Yan. Ayos ka ng upo. Nagasgas na nga eh. Tingnan mo ang siko mo. Oh, gusto mo bang madoble yan? Ayaw mo pala. Sige, dyan ka lang muna. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pag totoo, tapat ang sinasabi mo kahit siyang ka makarating. Wala kang kinatatakutan sa sinasabi mo. Kahit sinong makaharap mo, wala kang katatakot at kahiyan sa sinasabi mo. Ngunit kapag ikay nagsisinungaling, para kang uod, lulubog, lilitaw sa kausap. Para kang daga, nagtatago sa lungga. Para kang ipot. Kailangan pakahugasan, baka sumingaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya't ang nais sa lahat, umibig ng tapat. Pagpalain kayong ganap. Nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Bangon ka, anak. Nilalampaso mo naman ang dumi niya. Pama, may kumintab na yan. Nakapunta na lahat sa damit mo ang dumi. Yan ang bata, ano. Subalit, alam niyo ba kung alin ang mas matibay ang katawan? Alin ang matibay ang katawan? Yung sobrang linis o yung kumisan ay pakalat-kalat dyan? Oo, sapagkat siksik, liglig ang bakterya niya. Maraming pampatay na antibodies, ano? Pero yung niayaw dapuan ng langaw at ayaw na lang ng galaw-galaw, naku po! Pag kinulang yan ng pagkain at kinulang yan ng vitamin, sigurado, lambutin. Pag sumobra naman ng vitamins at sumobra sa pagkain, sigurado, tabang ampaw. Kaya, yung maliksim payat, sigurado, siksik ang katawan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, titingnan nyo rin baka kaya payat bulatihan. Bundat naman ang tiyan. Ano? Hindi pare-pares at dun mo bababasihan. May payat na mahina, may matabang mahina. May payat na malakas, may matabang mahina. At may matabang malakas. Maliksi. Sabi nila, eh kataba mo kasi kaya eka mahina kang umano eka, mahina ang katawan mo. Hindi. Mayroong matabang maliksi ang katawan. Alam mo kung magsayaw, ano? Mayroon namang sexy. Pero subukan mo, mahina rin yan. Magaling lang sa pasosyalan. Pero dalhin mo sa bukid, madadapa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, iba't iba nga ang ginawa ng Ama sa tao. Mayroong mayaman, mahirap, may katamtaman. So, balit lahat ng tao nagsimula sa? Wala. Nagbungkal, nagtanim, nag-alaga ng mga nilikha ng Diyos na dakila. Totoo ba yan? Dati, walang teknolohiya. Wala. Nag-aalaga lang ng hayop, nag-aalaga lang ng halaman, wala. Walang pataba, walang pambomba sa mga lupa, sa mga halaman. Walang mga pagkain
para mabilis lumaki. Subalit, sigurado naman ang pagkain noon, walang toxic. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ngayon, mabilis ngang lumaki. Kung puro kakarne, mabilis ka rin lumaki. Sa ano kaya ang lumalaki? Naku mga mahal ko, ano na nga bang mapipili mo ngayon? Totoong-totoo, wala ka nang mapipiling walang vitamin ang pinakakain. Hinahasik, binobomba, wala na. Doon sa bakuran mo, magtanim ka sa sarili mo. Alagaan mo lang ng tubig at kapag nagbunga, walang fertilizer, walang pang-uod, walang ganyan. Kung di magkakauod. Dati ang bigas, pang-sabaw. Ang sabaw ng eka masarap. Ngayon, pakahugasan ng bigas. Dati, pansabaw sa mustasa ang sabaw ng bigas. Pansabaw sa sinigang, pansabaw sa pinangat. Ngayon, pakahugasan mo. Bakit? Kayo na ang nakakalam niya. Sasabihin na naman ng walang pagkikituto at walang katotohanan at di naniniwala. Sinisiraan niya ka ni Apo Kunching. Sabi eh, kay ganito, ganyan, para rin naman sa kanila yaon. Para rin naman sa kanilang kapakanan at kalusugan. Ngayon, wala ka nang kakainin na tunay na walang timpla. Timplado lahat. Timplang-timpla. Kaya masarap. Buhay ba ang ama? Masarap sa dati. Ajinomoto lang. Ngayon, magic sarap. Kaya, masarap na masarap. Mga minamahal, tandaan ninyo, sa bibig na lalasap ang sarap ng pagkain. Ngunit sa puso, nananamnam ang tamis at sarap ng pagmamahal. Kaya't kapag itong nakadama, tunay na malalasap nyo ang sarap na kaloob na buhay ng Ama. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigit kayo ng kasiyahan at kakontentuhan upang sa bawat araw na nangangarap kayo, di nyo pahirapan ang isip sa pagdudumalit pagmamadali. At di mahirapan ang kalooban nyo sa wala pa ninyong natatanggap, kundi patuloy kayong mas at manalig hanggang ito ay makamit. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang walang kamatayang liwanag at maghari sa inyong ganap. Tayo na, magsiuwi na. Buhay po ba ang Diyos? Mabait po kayo, no? Ay, bukas. May bukas palagi, subalit may bukas nga, ngunit maaga ang gawain bukas.